vlog dahil 2 years na ako nag-work dito sa New Zealand at merong mga nagtatanong kung ano ba yung ginagawa ko bilang operating room nurse dito. So, naisip kong gawin tong video na to. Saan ako nag-work dito sa New Zealand, guys? So, nag-work ako sa isang malaking government hospital dito. And we have 25 operating rooms. So, in a week, nag-work ako 40 hours. And then, so 5 days ako nag-work kasi 8 hours lang yung work namin. And then, I have 2 days off. Every month, meron din kaming on-call duty. First and second on-call. Siguro sa isang buwan, mga 2 or 3 beses ako nag-on-call. And then, yung night shift naman, guys, hindi ganun ka the last 2 to 3 times din. Sa hospital ko, guys, mostly ginagawa namin ng lahat ng surgery, like from general, vascular, neuro, ortho, plastics, max fax, peds, and OB, and gynae. So guys, ngayon, nasa gynae ako na specialty. So 2 years na ako nasa gynae and hindi ko pa alam kung saan ako mag-move na specialty. Kasi pwede ka kasi mag-request pa niyo muna dun sa specialty kung saan ka nag-work. Pero so far, enjoy pa din ako sa gynae kasi sobrang bait ang mga doctors namin. Sa isang operating room, merong 3 nurses. Yung isa is the clinical nurse coordinator or the senior nurse and then 2 RN. Merong anesthetic technician and meron din kami healthcare assistant. Usually, yung 2 RN, sila yung nag-scrub and circulate. So, alternate sila. And then, yung CNC or yung coordinator, siya yung nag-make sure na magiging smooth yung buong list ng operation. Anesthetic technician lang meron kami. Wala kaming OT technician. So, kami yung responsible din for sa positioning ng patient and sa pag-ready ng mga equipment and pag-ooperate ng equipment. Unlike sa previous work ko, we have OT technicians. Sila yung responsible sa positioning. So, medyo yun yung tiring sa work ko somehow kasi sa gynae, lahat ng pasyente naka-lithotomy position. So, medyo tiring sa amin mag-position kasi sometimes matataas yung BMI ng pasyente namin. Medyo mabigat. So, yun guys. So, syempre, imagine mo naman pag tinaas mo yung paa and then maliit lang yung braso mo. Pero actually, lumaki na yung braso ko sa pagbuhat-buhat for 2 years. And then, yung healthcare assistant namin, sila yung responsible sa specimen. Pag may kailangan dalhin agad sa histology, pag may kailangan kang ipakuha sa mga store or sa sterile supply room, at saka sa consumable store. Tapos guys, yung anesthetic technician, responsibility niya is, katulong niya yung anesthesiologist. So guys, sa 2 years kong pag-work dito sa New Zealand, never akong nagbigay ng gamot ng antibiotic, never ako nag-hook ng IV fluid, never ako naggawa ng blood transfusion. Kasi yan, lahat maybe anesthesiologist and anesthetic tech responsibility. So, morning shift, guys. Kung sa dati, sa work nyo siguro hanggang ngayon or sa previous work ko, una namin ginagawa na checklist. Check ng temperature ng theater, check kung ilan pa yung gamot, binibilang ang narcotic. So, dito guys, sa work ko, wala kaming binibilang, guys. Binibilang lang namin instrument. Tsaka mga swabs. Pag morning, nag-start yung work namin with team briefing. So, yan. Meeting, nag-uusap-usap, dinidiscuss namin mga surgery. Since, pag morning ako, guys, elective surgery usually yung ginagawa namin. Nasabi na ng surgeon kung ano yung pwede niyang kailanganin sa surgery na yan. So, isinusulat ng coordinator. So, kaming 2 nurse, magde-decide kami kung sino mag-scrub or circulate sa unang case. So, mag-alternate na lang kami. So, pag usually, pag long procedure, yung mga cases, 2 to 3 cases lang yung ginagawa namin sa OR room namin. And then, kung mga quick turnover yung mga surgery, ginagawa namin siguro mga 5 to 6 cases, guys. After ng team briefing, kung ako mag-scrub sa first case, so mag-scrub ako. Kung ako naman mag-circulate, guys, diretso ako sa pre-operative unit or yung DOSA yung tawag namin dito. So, iche-check ko yung pasyente namin and meron kami pre-operative checklist. So, yung initial check, nadana siya na pre-op nurse. So, ibang department, guys, yung pre-op nurses namin. Unlike before na kung OT nurse ka, pag saan ikaw din yung pre-op nurse. Kasi since madami kaming operating rooms, so parang may designated din kaming DOSA nurse in a day. Parang ganun, na pag may kailangan ka sa pasyente, may kailangan kang ipaprepare, doon ka lang nagko-communicate. So yun guys, so after checking, nagawa mo na yung checklist, so yung standard pre-op checklist natin,
ipupush na namin yung patient sa anesthetic room. So, sa anesthetic room, doon namin ginagawa yung sign-in. So, nililit siya ng anesthetist. So, after sign-in, pasok yung pasyente sa OT bed, and then, yun, doon na mag-start yung preparation ng mga anesthetist. So, guys, yung WHO Surgical Safety Checklist, yung compliance rate namin is mataas, as in ginagawa talaga namin. So yan, so pag ready na yung patient, at kung nagsi-circulate nga ako, pag na-position na namin yung pasyente, ready na. So, gagawin na namin yung time out, which is nililid naman na surgeon. And then, as circulating nurse, ang pinaka gusto ko guys, wala kaming nurse's notes. Anong documentation na yung ginagawa namin intraoperatively? Instrument count sheet lang guys. Tapos doon muna din maiisulat yung mga local anesthesia na binigay, kung ano yung mga specimen na nakuha sa patient. Yun guys, as in yun lang yung form na ginagawa namin intra-op and yung form para sa lab kung may isa-send man. And then, ikukan mo lang sa system yung mga time ng mga surgery tsaka kung sino yung mga staff na nasa loob. So yun lang guys yung gagawin mo na documentation. And then, kung ako naman yung scrub nurse sa operation, after ng surgery, ipupush ko na yung use instrument sa dirty room. And then yun, isa-send na yun HCA papunta sa sterile supply room. And then yung specimen, dadalhin lang namin sa, kung hindi naman siya urgent na isend sa lab, dadalhin lang namin siya sa specimen room. And then yung healthcare assistant din namin na magsasend nun the next day or sa hapon after ng mga surgery. Tapos yung handover namin guys sa recovery room, straightforward, sobrang simple. Kasi yung initial handover anesthetist ang gumagawa. So siya yung nagdi-discuss sa mga medical history, tsaka mga allergies ng patient. So kami lang, sabi lang namin sa PACO nurse, sa RR nurse is kung anong operation yung ginawa, kung anong mga drains yung nilagay namin sa pasyente, kung may packing, kung anong dressing, at kung anong local anesthesia ang binigay. At or kung may special like post-op instructions yung surgeon. Siyempre guys, kung morning ako, parang sobrang structured nung duty ko kasi nga mga elective. So lahat ng mga setup, naka-ready na, prepare na the night before. Nandun na din yung mga consumable pack. So guys, for every operation, meron kaming pack. Kung for lapisterectomy, so lahat ng gamit for lapisterectomy naka-plastic na siya, i-open mo na lang yung mga consumables sa scrub nurse. As in, naka-ready na siya kasi in-order siya the day before. So lahat yun, sinesend siya na store, papunta sa amin sa theater. So yan yung time guys na napupunta ako sa iba't ibang specialty kung saan ako ipapadala ng coordinator. Pero usually, since gynae yung specialty ko, most of the time, sa delivery suite ako naka-duty. So, yung mga emergency cesarean section at iba pang emergency OB case, yun usually yung ginagawa ko pag afternoon ako. After pala guys ng surgery, like after ng every operation, kami yung naglilinis ng OR. Like, nililinis namin yung OT bed, nililinis namin yung mga equipment, yung mga SCD machine, mga diathermy cable, yun. And then yung HCA naman ang mag-map ng floor. Pag after nun din, yun, yung mga natagalang operation, kasi parang expected sa amin, dapat by 4:30 tapos na yung mga elective surgery. Pero syempre, pag minsan, hindi may iwasang magtagal yung operation, so napupunta nga ako sa iba't ibang specialty. So after nun guys, kami yung nag-take down din ng OR room. I mean, kami yung naglilinis yung parabang terminal cleaning. Pag afternoon, siguro mga 10 to 15 nurses yung naka-duty. And then, pag afternoon ka, sometimes mga 2 to 3 operating rooms na lang yung nagra-run. Yung primary ginagawa namin is mag-set up lahat ng operating rooms para ready yung mga OR rooms sa first surgery na next day na this. So, iniikot namin yung buong OR rooms namin and minimake sure namin na ready na yung mga setup, nandun yung mga equipment, instruments. So, meron naman kami guys na setup page na parang reference namin para alam namin kung ano kailangan i-set up. The last 6 nurses yung naka-duty, pag minsan 7, tapos yung isa coordinator. Nakalimutan ko sabihin guys na yung mga consumable carts namin, hindi kami din yung nag-re-restock nun. So, yung mga from storeroom, pumupunta sila sa OT para, sa OR para ma-replace nila yung mga nagamit namin sa day surgery.
Guys, yun yung ginagawa kong work dito sa New Zealand. Sobrang thankful ko sa work ko dito and I hope makatulong tong video to sa mga OR nurses na nagpaplanong pumunta dito sa New Zealand. Thank you guys for watching and please don't forget to subscribe and ingat guys!